Kapito mo yung lahat, magbabasa po tayo ng mga kasulatan. Sa Matthew 28, 18 to 20, September po ngayon, September is soul winning month. Ang ating pong September ay soul winning month. So, Matthew 28, 18 to 20. And if you are there, you can say amen. Amen. Okay, let us read. Ready, go. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ang ating pong binasa ay ang pinakautos ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. At ito po ay ang tinatawag na dakilang utos or the Great Commission. Ito po yung iniatang ng Panginoon sa atin na gawain as a church. Last week po, ang lesson po natin ay church, okay? Napag-aralan po natin na God started an institution which is called a church to propagate the gospel or His word throughout the world. Meron pong institusyon na itinayo ang Panginoon para po maikalat ang kanyang salita sa mundo. At ito po ang church. Nangyari po ito na ng Israel ay tumalikod sa Diyos. Ang pinili pong bayan ng Panginoon ay Israel. Kaya lang ang Israel po ay hindi naniwala kay Kristo. No? Ang makikita niyo po, ang Israel po ay hindi naniniwala sa Diyos. At makikita niyo sila ngayon ay lagi hong may kalaban. Yan ho ang sumpa sa kanila dahil sa hindi nila pagtanggap kay Kristo, there shall never be peace in Jerusalem, sabi ng Bible, until they believe Christ as Savior. Sabi ng Apostle Paulo sa aklat ng mga Roma, dahil sa kanilang pagtalikod, nagkaroon tayo ng tsansa. Okay ho, tumawag ang Panginoon sa lugar ng mga Hentil na kung saan ginader niya ang kanyang mga tinawag at tinawag po itong iglesia o sa English po ay church, okay? Para tayo po ang pagkatiwalaan ng Panginoon na ikalat ang kanyang salita. Para isabihin sa mundo kung ano ang nais ng Panginoon sa tao. Ayan, morning po, meron po tayo dito sa harap pag-upos ng provincial sa likod. Ngayon, sabi po ng Panginoon dito, tatlo pong bagay ang mission natin as a church. Sabi niya, go ye into all the world and teach all nations. Hello, are you with me? Yeah. Ang mission po ng Society Bible Baptist Church of Manila ay ituro ang kanyang salita sa lahat ng bansa. Hindi lang mo sa Maynila, sa Espanya, kasama po dito ang Asia, kasama po dito ang Europe, kasama po ang Amerika. It is our task to reach the world. Okay, ho? To teach all nations, and then number two, baptizing them. That everyone who would accept the Lord will be baptized in the name of the Lord. Okay? And then thirdly, teaching them to observe all things. Ituro sa kanila ang lahat ng mga bagay. Kaya po kayo nandito. Kasi number one, may nagturo sa inyo ng kaligtasan. Number two, nabaptize po kayo ng church. And number three, tinuturo po sa inyo ang lahat ng bagay. Upang tayo naman, pag natuto na tayo, tayo naman ang ahayop, magtuturo sa iba, upang sila'y mabautismoan at may turo rin sa kanila ang lahat ng bagay. Yan ho ang gagawin natin hanggang bumalik si Kristo. Hello, are you with me? There is no other thing, there is no other work that the church, that God has entrusted to the church than the Great Commission. Ito na po ang trabaho ng church. Hindi po natin trabaho mag-business. Pwede po kayong mag-business sa individual yung mga buhay, hindi po masama yan. Pwede po kayong magtrabaho, pwede po kayong mag-aral ng mabuti. But as a church, as a group of people, our work is to reach the world by the gospel. Okay po ba? So, and ang pinaka isa sa na, dapat nating maintindihan na tayo pong church ay binubuo ng mga individual. Ibig sabihin po, pagkatapos na po tayo dito, pag time na tayo dito, uuwi na naman tayo sa kanilang mga bahay, meron po tayong mga kapatid, magpupunta sa ibang bayan. Ano po, yung iba sa dagat, yung iba sa lupa. Ano po, wala pa sa iyong papawid. Baka meron tawagin dito para maging piloto at stewardess. Ano? Mga seaman natin sa barko. May mga panahon na wala tayo, hindi natin kasama, pero hindi po tayo nabago at hindi po tayo naman na doon sa nautusan ng Panginoon na ituloy ang kanyang salita. We have an individual task as a Christian. Meron po tayong individual na trabaho bilang mga mananampalataya. Kahit nasa school ka lang o nasa trabaho ka, God has left you a work to do. Ano ho?
At yun po yung lesson po natin ngayon. Buong September po, we will be talking about reaching the lost for the Lord Jesus Christ. We will be talking about our mission, the Great Commission. We will be talking about soul winning. How to lead someone to the Lord. Paano ko ba i-share ang Bible sa kanya? Nahihiya po kasi ako. Ang hirap-hirap po. Yung iba naman, marunong nang magsalita. Ang kulang na lang, buhay. Ano po? Ibang-invite. Bakit kaya invite ako ng invite? Eh, hindi naman sumasama yung ini-invite ko. Baka mamaya nakikita ka niyo may ginagawa kang kaluhon sa school. Pwede na rin po, ano? So, mapapag-aralan po natin on how to be a witness of the Lord. Kaya po, ang first lesson po natin ay ang ating pong pagpapatotoo. Our witness. Ang ating pagpapatotoo. This lesson was taught last year. Ano po? At ito po'y uulitin po natin. So sabi niya po, bilang mga katiwala ng ating Panginoong Jesus, isa sa responsibilidad natin ay ang ihayag. Ano ho? Bilang mga katiwala ng ating Panginoong Jesus, isa sa ating mga responsibilidad ay ihayag sa iba ang dakilang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Nung tinanggap po natin si Kristo, there are so much blessings that we receive for free. Are you with me? We receive the gift of eternal life. Amen? Ang taong tumanggap kay Jesus, hindi niya na kailangan pagbayaran ng langit. You don't have to work for it because Jesus died for you. That's a free gift. Ano pa ba yung mga tinanggap natin nung tinanggap natin si Kristo? Pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Marami dapat tayong parusa na para sa atin. Deserving tayo. But because of His mercies, we were forgiven. Amen. Ano pa ba ang binigay niya? Blessing! Financial provision, meron din. May mga problema tayo. So, in our Christian life, do not forget the benefits of being a child of God. Amen. Kaya lang mo, sana naman ho, huwag natin isipin na puro benefits na lang. Right. We have to realize that we have also responsibilities. Wala naman ho sigurong buhay, abnormal, hindi balance. Ang tao na puro abing lang at walang responsibilidad. Are you with me? Hello? Para sa mungulo mo, binigyan ka ng pera, amen yan. Pero sana may responsibilidad ka rin na ayusin ang pagkasos niya. Di ba, binigyan kang pag-tuition, huwag mo naman ipang libre. Mga ganun po mga ganun. So, I mean, if there is a blessing, there is a responsibility as well. Okay po ba? Ngayon, dahil blinasyon tayo ng kaligtasan ng Panginoon, we have to realize, meron din tayong responsibility. And one of those responsibilities is to tell others about what you received. We have to accept the truth. Ano po na kailangan po natin, responsibilidad po natin, na ibahagi naman sa iba ang dakilang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Romans 1:16, tingnan niyo po. Romans chapter 1, verse number 16. Romans chapter 1, verse number 16. Romans 1:16. Umpisahan nga natin sa 14 para maintindihan niyo po yung aking ibig sabihin. Are you there? Verse number 16. Ready? Read. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sorry. Verse 14 pala. Ready? Go. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome. Also verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. May utang ako. Kaya nga ready na ako mag-preach. May utang ako. Ano yung utang niya? Ang ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi ni Paul, I am a debtor. Ano po yung debtor? Sabi ni debtor. Ano yung debtor? Ano yung debtor sa Tagalog? Ako ay may? Utang. Ano ho? Bukod ho doon sa utang niyo sa tindahan, ano ho? Ano, meron ho tayong utang sa Diyos. Our salvation is a debt. Meron tayong utang na loob sa Panginoon. Just try to imagine, ladies and gentlemen, of all
the things religions are telling people to get to heaven, why it's so many? Sobrang dami. Kailangan ganitong gawin mo, kailangan umakyat ka sa mundo, kailangan ganitong ibayad mo, kailangan ganitong gawin mo, kailangan everyday lumuhod ka, kailangan manalangin ka everyday. There are so many ways religions are telling us to go to heaven. But praise God Almighty, there is a Bible which is truth, God's word, telling men that men by their own work cannot go to heaven. Ang tao sa sarili nilang gawa, hindi kayang pumunta sa langit. Then for God so loved the world, praise God. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Jesus died on the cross for you and me, my friend. Hindi mo na kailangang magbayad, hindi mo kailangang sumapi sa anumang reliyon, hindi mo kailangang paghirapan. Ang libreng kaligtasan ni Kristo. Just try to imagine, God Himself died for you. Sabi ng Bible, we are purchased by the blood of God. God Himself went away, went to earth from heaven. Iniwanan niya ang langit, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at sa dinami-dami na pwedeng maligtas, isa ka sa mga nakakilala kay Kristo. Hindi ba napakalaking blessing po niya? Can someone boast of salvation? Pwede ba meron bang isang tao mo sa sabi, buti na lang, bait ko, kaya ako pupunta ng langit. Buti na lang, sinless ako. Buti na lang, faithful ako. There is no way, sabi ng Bible. For it is not by works men are saved, not by works of righteousness which we have done, sabi ng Bible. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Sino po sa inyo nakatanggap ng regalo tapos nagyabangan? Sinabi niyo, grabe, pinaghirapan ko to. Nakakaya! Di ba, ano mo naman ang binigay sa'yo yan? May regalo sa'yo yan? Pinaghirapan nung nagbigay sa'yo? Tapos eto ang ipagmamalaki mo? Ganito talaga. Nabili ko talaga to. Hindi, binigay yan sa'yo. Are you with me? Hello? Amen. And that is God's grace. Kaya sabi ni Paul, we are debtors. Meron tayong pagkakautang, libre kaligtasan natin. Hindi mo na kailangan paghirapan pa. Just try to imagine. Listen to this. If God would require something for salvation, halimbawa ang Diyos mismo kakausapin ka. Paano ko ba may ipopoint ko? Ayoko kasi naman na magpatama ng anumang religion. Pero, just try to imagine, there are teachings now, if you want to go to heaven, you have to do these eight pillars of our faith. Five. Di ba, kailangan meron kang pupuntahan ng lugar, kahit malayo, kahit wala kang pamasahin. Once in your life, you have to go there. Ano ho? Merong mga religion, you have to stay and remain faithful. You have to give your tithes and offerings. Pag hindi ka nag-tithes, pupunta ka ng impyerno. Remember, hindi tayo pumunta ng impyerno sa atin. I mean, there are lessons that are like that. Meron kang kailangan gawin, kailangan mong panatilihin. Pag absent ka ng absent, yung iba nga kumain ka ng dinuguan, pupunta ka ng impyerno. We just try to imagine that. But here we are, given the knowledge of the Word of God, ang pinaliwanag po sa Bible, you don't have to pay for it. There is no work that you can do. Jesus died for you. Jesus died for you. Jesus gave Himself for you. And then here you are, ligtas ka na ngayon dahil tinanggap mo si Jesus. There is no work that can save you, and yet you're going to heaven. Papunta ka sa langit, hindi dahil mabait ka. Papunta ka sa langit dahil namatay si Jesus para sa'yo. Papunta ka sa langit dahil pinatawad yun sa iyong mga kasalanan. Amen? Praise God! We don't have to get tired of doing many things to be saved, because Jesus already saved us. So, walang ibang pinagkatiwalaan ang Diyos sa gawain ng pagpapatotoo. Pag sinabi kong pagpapatotoo, pag si-share sa iba kung ano rin yung nangyari sa'yo, wala ho siyang ibang pinagkatiwalaan sa gawain ng pagpapatotoo maliban sa kanyang mga iniligtas. Ayun po yun. There is no other person on earth na pinagkatiwalaan ni Lord na i-share sa kaklasmate yung salvation. Ikaw yan. Ikaw na nga. Okay ho? At ang sabi niya dito, hindi kailanman
makakapagturo ng tamang kaligtasan ang sino man na hindi pa nalalaman o nararanasan ang dakilang pagliligtas ni Kristo. How would you tell somebody about the Lord if you don't know the Lord? How would you tell somebody about the saving knowledge of Jesus Christ if you do not know how to be saved? Are you with me? But now you're saved. Amen? The Bible tells us, for by grace are ye saved. Medi. Sa English po, pag may letter D ang verb, past tense po. Pag sinabing past tense, tapos na, ligtas ka na. For by grace are ye saved. Sabi ng Bible, nung naligtas ka na, ibig sabihin, you know it. You know it. What the day you received Christ as Savior, you got saved. Then you have the right and you have the power to tell it to others as well. Amen? Walang ibang pinagkatiwalaan si Lord. Sino kaya ang magtuturo sa dito po para makilala si Kristo? Ikaw na. Huwag ka na maghanap ng iba. Siguro si Pastor masyesya lang din tong best friend ko. At hindi ba ikaw ang mag-share? Kayo na ang magkatabi, kayo na ang magka-text. Kayo pa ang nagpupusuan sa Facebook. Di ba? At ikaw na ang mag-share sa kanya. Para naman, I mean, yes, God can use other men. But why don't you ask yourself, why not me? Why not me? Bakit hindi ako, ikaw ang pinagkatiwalaan? Are you with me? Hello? So, sabi po dito, tayong mga ligtas lamang ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa dakilang gawain ng pagtuturo ng kaligtasan. Tayo pong mga tumanggap na kay Kristo. Philippians chapter 3 verse 14. Philippians chapter 3 verse 14. Are you with me? Ready, go. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung napakataas na panawagan ng Panginoon kay Kristo. Yung pong panawagan ng bawat isa sa atin, huwag niyo pong maliitin kasi napakataas po nito. Amen po ba? Ang sabi ko ng Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Sa Tagalog, anong makukuha ng tao? Makuha man niya ang lahat ng mundo. Yaman dito, ari-arian. At pagkatapos, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Hindi ko ba? Listen to me. Halimbawa, ito po ang pinakamayaman na kaputi kahit ako yan. Si Kuya Glenn, halimbawa, pinakamayaman ng tao sa buong mundo. Hindi ka dito. Dahil magaling ka na mag-basketball, pero kunwari, ikaw yung pinakamahirap. Siya yung pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ito naman yung pinakamahirap. Ang ganda ko na nabasa ko sa Facebook na post sa isang pastor. Sabi niya, ang kama nito ay milyon ang halaga. Ang kama ko ay balik lamang. Ang ulam niya ay laging eat all you can. Sa mga 1980s people, is more than pork. No? At ang ulam ko naman ay tuyo lamang. Pero may parehas silang natutulog, parehas din silang gumigising, parehas din silang mamamatay. Tama ko ba? And then, etong si pinakamahirap na kakilala kay Kristo. Hello? Tumanggap sa Panginoon, tinawag ng Diyos, amen. Ha? Nag-Bible school, halimbawa na. Tumanggap siya kay Kristo, eto ngayon pinakamayaman, walang Kristo sa puso, walang kapayapaan. Nakuha man niya lahat ng mundo, sabi ng Panginoon, anin niya yung mapapamakang kanyang kaluluwa, eh parehas silang mamamatay. Now here's the high calling. Ang napakataas na panawagan, hindi ka man ganun kayaman sa mundong ito, hindi masama kung magpayaman, ha? Baka naman sabihin mo, mayaman mo, makasalanan ka. Hindi! Pwede ba si Solomon, humayaman, ano, si Pablo, may pamasahin. Hindi humasama ang magkaroon ng pera sa tamang paraan. Kaya lang ay pinapaliwanag lang ni Lord, makuha mo man ang lahat, hindi ka magiging masaya. Mapapahamak ang kaluluwa mo nang wala si Kristo. Kaya sabi niya, this is a great high calling because dahil tinanggap mo si Kristo, ikaw ang magbibigay ng... If you will share the gospel to this man... Okay, may Bible. If you will share the gospel to this man, he will be saved. Amen? Everything will change. He will go to heaven.
So, napakataas, huwag mong mamaliitin ang buhay mo sapagkat napakataas ang panawagan sa iyo ng Diyos. Ikaw ang gagamitin niya para ang taong tumapunta ng langit. Amen po ba? Thank you po. So, this is a high calling. To be saved is a high calling. Ang maligtas ni Kristo ay napakataas na antas ng pamumuhay. Ang ibig sabihin, napakalaking blessing na hindi dapat nating pabayaan. You have a mission to do. You have a work to do. Meron kang trabaho dapat gawin. Ayan. So, ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan po, Pastor, hindi ba pwedeng kayo na lang magturo? Hindi mo pwedeng si Preacher James na lang po. Hindi mo pwedeng si Preacher JP na lang. Eh ako po kasi busy po ako. Ha? Ako po kasi ay marami akong ginagawa. Ako po kasi ay merong ibang focus ngayon. Ladies and gentlemen, there is a great need of man. There is a great, the greatest need of man today is Jesus. Amen. Meron pa bang mas hahalaga sa mga ginagawa natin? Hello, are you with me? Meron pa bang mas hahalaga sa ating mga ginagawa? Now let's read some verses of scriptures. Ang kahalagahan, the importance of sharing the gospel. Bakit si student, bakit yung mga estudyante dito, kailangan i-share sa ka-classmate nila yung Bible nila? Bakit kailangan yung mga nagtatrabaho dito magbigay ng tracts at i-share din sa kanila si Kristo? Why do we need to share the gospel? Nung nakaraan, bumili ako ng cellphone. Meron po, nakipag-meet ako sa isang tao, kasi yung isang pastor nagpasama sa akin, bibili ng cellphone. Sabi ko, may mga mura sa OLX. Yung OLX, isang site po yan na mga nagbebenta-benta. So, nakipag-contact ako, sabi ko, mag-meet tayo dito sa bahay namin, sabi ng tao. So, nag-meet na may engineer po ito. Tumanggap sa Panginoon, nagbenta ng cellphone. Then, na-meet po siya. Sabi ko, naalala ko yung mission ko. Na kahit ako pastor, dapat nakapagturo din ako ng Ebanghelyo. So, sabi ko, sir, kabili na po kami ng cellphone sa iyo. Salamat po. Pero pwede po ba na kami naman ang magbigay sa iyo? Anong bibigay niyo? 3 minutes lang. Isishare ko lang po sa inyo yung pinakamahalagang mensahe ng Diyos sa buhay ninyo. Sige, sabi niya. And then he recently listened to me and I shared to him Jesus. Amen? So, ikaw nagpapagupit ka o kaya meron kang suking naglilinis ng kuko mo. Diba? Bakit hindi mo kunin yung opportunity at sabihin sa kanya, oh, aw, ang sakit. Natusok yung buko mo. Pwede ko mag-i-share sa iyo si Kristo. Ayan. Tutang natusok mo naman ako. Pwede naman i-share ko sa iyo si Kristo. Diba? Meron kong best friend. Lagi kayo nagkwekwentuhan. Lagi kayong magkasama sa isang lugar. Why don't you take time? It's not too long. Hello? Hindi naman sobrang haba. Huwag ka naman magturo ng kaligtasan 1 hour. Huwag ka naman maibig na yung tinuturo mo. Just 5 minutes of your time. Take time to share Jesus. Hindi, lagi ngayon nagkikita, take time to share Jesus. Ano? So, bakit kailangan pasod? Bakit kailangan si ako, naligtas, i-share sa iba ang kaligtasan aking tinanggap? Number one, because it is God's commandment, ito ay utos ng Panginoong Jesus. Okay, no? Nabasa naman natin sa Matthew, basahin naman natin sa Acts. Acts chapter 1, verse number 8. Acts chapter 1, verse number 8. Acts chapter 1, verse number 8. If you're there, say amen. Amen. Ready? Read. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall, magsinabi, ye shall, dapat, ano ho, hindi kung sa loob mo lang, kung happy ka lang, kung sa salitang kanto, kung trip mo lang, hindi, sabi ng Lord, you shall be witnesses, ready, read, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Utos ni Lord sa atin. Alam niyo, mabibilib ko kayo sa mga missionary natin. Litid na muna support natin. Nung nakaraang buwan, ang support na muna natin sa kanila, 190 pesos. Tama ka. 190 pesos pinadala po natin sa Nepal. Pero kahit na, yung 190 pesos, pantanghalian din yun. Tama mo ba? Di ba?
Ang sarap na makakita na merong mga tao iniwanan yung trabaho dito. Okay, sana po US lahat ng punta nila eh, di ba? May mission ako, US. Hindi, nagpunta ko ito sa Nepal. Nakita niyo po yung Nepal, ang pila ng gasolina tsaka gasol, eh, parang pila ng MRT. Opo, nakakita na ko kayo ng pila ng MRT sa Quezon Avenue dito sa North Ave. Sobrang haba! Ganun ho kahaba ang pila ng gasolina sa Nepal. Pero may tao na pangalan ay Hilton Soloriano, iniwanan ang buhay sa Cambodia na nagtratrabaho ng maayos, nagpunta sa Pilipinas ng Bible School. Ngayon, kasama niya ho yung misis niya at anak niya. At doon po sila sa Nepal, nagtuturo po ng Bible sa mga tao. We have missionaries going in different places of the world, obeying the Lord. Eto tayo. Tayo naman, nandito lang tayo sa Pilipinas. Ano mo? Na walang kahirap-hirap. Mahirap din naman ang konti. Pero walang kahirap-hirap mag-share. Pwede mong i-share sa katsikahan mo, sa Facebook na lang. I just try to imagine, may mga kaibigan po tayo sa Vietnam. Bawal po yung ginagawa nila. Pero kahit bawal, minsan yung iba nagpo-post pa rin sa Facebook ang patungkol sa Panginoon. Ito tayo, kahit ano, pwede mong i-post sa Facebook, pati ulam mo. Pero mo, pati yung inihaw, pwede mong i-post. Kahit anong makita mo, pwede mong i-post. Eh bakit hindi natin gamitin para i-post natin ang gospel? I mean, we have all the opportunities, we have all the liberty in this country to share the gospel. Ano ho, may kalayaan pa ho tayo na ibahagi sa iba. Kaya dapat ho natin ituro kasi utos po ito ng Panginoon natin. It is a command by God. Number two, it is the only way for men to escape hell. It is the only way for men to escape hell. Sa Tagalog, ito ay ang tanging paraan para maligtas ang tao patungo sa impyerno. Maligtas ang taong patungo sa impyerno. Tingnan po natin sa Jude 22 and 23. Jude 22 and 23. Tignan po natin, Jude 22 and 23. If you're there, say Amen. Ready, go. And of some, have compassion, making a difference. Amen. And others, say with fear, pulling them out of the fire, leading even the garments spotted by the flesh. And others, yung iba, naway malik, sabi niya gano'n, yung iba, maawa ka. Pero iba kahit hindi nakakaawa. Sabi niya gano'n, matakot ka, pumunta ng impyerno yun. Pulling them out of the fire. Alisin mo sila doon sa apoy, sa pamamagitan mo ng pagtuturo ng kaligtasan. Okay, no? The bad news for people, if you're not saved today, kung meron po dito magsasabi, Pastor, hindi po ako 100% sure kung saan ako pupunta pag namatay. Ang sabi mo ng Bible, ang bad news, ay impyerno, parusa sa kasalanan. Pastor, ipabait naman ako. Sabi ng Bible, pati kasinungalingan, kasalanan. Hello? Sabi ng iba, sabi ng Panginoong Jesus, kung akala niyo masama ang mga kasalanan na marami siyang binanggit na kasalanan, adultery, lie, witchcraft, baka may magkukulang. Sabi niya, lahat yan kasalanan. Eh, hindi wala ako niyan, sabi ng Bible. And all liars. Walang malinis sa atin. Walang pwede sabi, uy, kasalanan mo. Eh, bakit ikaw? Lahat ho tayo nagkasala. Kaya ang bad news po, if you are a sinner, where you're going to, sabi ng Bible, you're going to hell. That's the bad news. You know yung bad news. Pero kapag may bad news, may good news. Ano yung good news? Kahit ano pa ang kasalanan mo, sabi ni Lord, mahal ka niya. Namatay siya para sa iyo. Jesus died for you and me. Amen. And that is the payment for sin. Ang tao, no matter, tayo preach. Mukhang good boy po ito. Harap ka sa kanila. Ay, good boy. Ha? Kahit po ito mamahil, alam ni Lord ang mga kasalanan nito. Papunta po siya sa impyerno. Paalam. Joke na po. Pero dahil mahal siya ni Kristo, namatay si Kristo para sa kanya. Amen. At ang tao ito papunta ng langit. Amen? This man is going to heaven not because he's good, but because God had mercy on him and he died for him.
Ganun din po sa taong nasa harapan ninyo. Thank you, preach. I am a sinner. I don't know where I'm going to before. And the Bible tells me I'm going to hell. Eh, may religion ako. I'm going to hell. I'm a sinner. Nagsisimba ako. Alam ng Lord ang mga kasinungalingan natin. Tumutulong ako sa may hirap. Mas marami tayong naisip na masama. We're going to hell. But the good news, no matter how sinful a man is, Jesus died for man. And if any man will believe Jesus, sino ka man natatanggap kay Jesus, sabi ng Bible, you will have eternal life. Dati hindi ko naiintindihan yung eternal life. Bakit sabi ko, bakit hindi na lang dinirekta ni Lord? Whosoever believeth on Him will go to heaven. Bakit may eternal life? Bakit may everlasting life? Until I reach Revelation 21. Okay, tingnan niyo mo yung Revelation 21. Tignan niyo po, Revelation 21 verse 8. If you're there, say amen. Ready, read. Go. But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, ayun, and all liars, walang maliit at malaking kasalanan, pare-parehas ka dumiyan sa Diyos, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is? Ayun pala. Ang tawag pala sa impyerno, second death. Ang tawag sa impyerno, second death. Ano yung second death? Ang first death na sagasaan ka. Dahil tawid ka ng tawid sa maling tawiran. Hindi naman tawiran, tawid ka ng tawid. Yan, nasagasaan ka, namatay ka. That's first death. Hello? Are you with me? Meron pa iba? Sakit, aksidente. That's first death. Now, the second death is, you will be separated from God and you will be thrown to the lake of fire, which is the second death. Yun po yung walang hanggang apoy sa impyerno. Yun po yung parusa dahil ang Diyos ay just and holy God. Yun po yung bad news. Pero makita niyo, kung bakit sinabi ni Lord, may eternal life. Tignan niyo po yung good news. John 3:16. John chapter 3 verse 16. Kung nandun na po, say amen. John 3:16. Ready? Read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Amen. Alam niyo yung perish? Death. He should not die. Should not receive second death, but have everlasting life. Yung pala, kaya pala sinabing everlasting life para ma-realize mo, hindi ka na pupunta ng impyerno pag tinanggap mo si Kristo. Are you with me? For whosoever believeth in Him, no payment, hello? No offering. Kaya ko tayo sa church po, dito po sa church namin, kaya kami nag-offering para po may pambayad sa mga lugar, pangkasos po ng mga manggagawa. Pero hindi po, kahit hindi ka maglagay sa offering, you can go to heaven. Ang sabi ng Bible, it's not about religion, it's not about works. Ang sabi niya, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Malinaw po yun, everlasting life. Ibig sabihin, wala hanggang buhay. Ang kaya lalong naging malinaw, nabasa natin ang impyerno, second death. Meron bang death ang everlasting life? Hello? Meron pa bang death ang everlasting life? Wala. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15, oh death, where is thy sting? Asan ka na ngayon? Wala ka ng kapangyarihan, kamatayan. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa tao tumanggap kay Kristo. Oo, iiwanan natin panandalian ang ating mga katawan, pero ang tao tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Wala ng ikalawang kamatayan. Yun ho yung wala na. Nakita niyo kung gaano kalibre. Kung gaano kabihaya ang Panginoon. Amen? Amen. Hindi kailangan maghirap ng tao para makatakas sa impyerno. Kailangan niya lang marinig si Kristo. Kailangan lang natin sabihin. Hello? Kailangan lang natin ibahagi.
Kailangan lang maisip natin, hindi lang si Preacher JP, hindi lang si Preacher James, hindi lang si Pastor, hindi lang ang mga worker, pati ako, mahal ako ng Panginoon, tinanggap ko si Kristo. Ako rin isi-share ko din sa mga kaibigan ko si Jesus. Ibabahagi ko rin sa kanilang kaligtasan. Ituturo ko rin sa kanila si Kristo, sapagkat ganun pala kadali ang ginawa niyang, ganun pala kahirap ang ginawa ng Diyos upang maging madali ang daan sa kaligtasan. Hello? Amen. Hindi na kailangan maghirap ng kasama ko. Hindi na kailangan bayaran ng kasama ko. Kailangan niya lang marinig sa akin na si Jesus ang magliligtas. Amen? Hello? Amen. Number three, and this would be the last, I think. Ngayon po sa ating Sunday School, ito rin ang magpapabago sa masasamang ugali ng tao pag siya ay naligtas. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. There is one great thing, of course not the greatest is eternal life. The greatest blessing of salvation is heaven. But another great blessing of being saved is that there is a change of life. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10. Are you there? Say amen. Amen. For by grace are you saved through faith. Ready, read. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in. There is a big difference with this one, with these two statements. Be good to be saved. And be saved to be good. Okay, iba po yun. Maraming nagsasabing, magpakabait ka para maligtas ka. Sabi ng Bible, walang kabutihan na magliligtas sa iyong kasalanan. Amen? You cannot be saved by doing good. But the other thing is, be saved, and then you will do good. Maligtas ka at makakagawa ka ng mabuti sa mata ng Diyos. Because you are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Good works is a fruit of salvation. Ang kabutihan ng pagbabagong buhay, mga kapatid, isang blessing ho ng kaligtasan. Hindi lang ho ito magpapapunta sa langit, kaya rin itong baguhin ng ating. Hindi kailangan laging putukan. Hindi, may mga paraan para humabago. Hindi ho ako para doon sa pumontra at sumuporta doon sa mga nangyayari sa ating bayan. Mapagpasalamat lang ho kung binigyan tayo ng presidenteng kumikilos. Pero bukod ho dito, ang gusto kong ibahagi yung number three point, number the third point. One of the genuine, siguro kung it's not the only, may mga ibang parami, rehabilitation or what, but I believe the most authentic way to be changed is to be saved. Ang pinakatunay na magpapabago, pinakamaayos at totoong tunay na magpapabago ay ang pag-antao si Kristo na ang nasa puso. Yun yung kinanta natin kanina. Anong sabi ng first part ng kanta natin kanina? What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus. Amen. Ano ho alam yung ibang buhay pa? Yung sa akin. Sa edad hong 13, ako ho yung naninigarin yun ha? Sa Tondo, Maynila. Sa edad hong 14, nakatikim ho ako ng alak. At simula ho nang natikman ko ito, dire-diretso na. Dumating po sa punto mga kapatid, iinom ho kami ng alas 5 ng hapon. Matatapos po kami alas 9 ng umaga. 5 PM, mag-iinuman kami ng magbabarkada. Ibig mo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ilang oras ho yan? Natikman na namin ang gin bulak, ang gin pomelo, pagkatapos iinom kami ng beer, hindi pa magkaawatan, mag-iinom. Ilang suka na ho ang aking naisuka. Umuwi ho ako sa bahay nang wala na hong pantalon. Dahil hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Yun mo ang naging buhay ko noon. Pero ito ko ngayon nangangaral. Amen. Hindi ko ko pinilit ang pagbabago. Meron lang ho talagang sadyang Diyos na nasa aking puso na nagsabi sa aking anak, hindi yan para sa iyo. Iba yan, hindi na yan para sa iyo. Tigilan mo na yan. And then I realize how He loved me. Kung paano niya ako minahal. At ito ko, nabago ang buhay mga kapatid.
ilang kabataan pa ang mababago, ilang kapitbahay pa ang aayos ang buhay, kung merong mga anak ng Diyos na magsasabi sa kanila na si Jesus ay nagbibigay. Amen. Na si Kristo ay nagbabago. Praise God, alam niyo ngayon. Ito, alam niyo yung Cubao, pag pumunta kayo sa Cubao, meron mo dyan ukay-ukay na. Pag nakita nyo yung mga nagbebenta nyo, mga nakalubog yun dito, din ako mga mata, para mga adik, yung pala mga naligtas na yun. Mga nakakilala sa Panginoon, pagkatapos na bagong buhay, ito sila nagbabago. Yung iba naging manager na, yung isa doon, yung pinaka-manager, talagang kitang-kita mo yung nakaraan sa kanyang present na mukha, talagang sinira ng drugs. Pero yun, nabagong buhay, maayos na, nag-u-okay-u-okay, meron na silang okay-okay ito, na church ang may-ari, at nabagong buhay. Sabi mo, amen, pwedeng nabago pag nasa kanila si Kristo. Amen po ba? Yes. So, if you want genuine change, yes, thank you for the government, but hey, the blame is on us. Because we have the greatest agent for change. Amen. Huwag natin pakialaman kung tama o mali, ang Diyos ang bahala. Pero salamat maraming tama sa ginagawa ko ng gobyerno. Pero ang kasisihan, mga kapatid, kung hindi tayo kikilos as a church. Right. If we as a church will not work to tell them about God, we have the most effective way of change. Alam niyo ba, ang government po natin sa Bulacan, sa Valenzuela, kinausap ako ng nakaraan, lahat po ng sumukong drug dependent, lahat po ng sumukong drug addict, sa Bulacan po ilang libo na. Si Pastor Mireyes po, yung missionary natin doon, araw-araw nagtuturo ng mga sa bahay-bahay ng mga pusher at addict noon. Ako ko, kinausap na ako, gagawin akong coordinator. Sabi ko, hindi ako taga-Valenzuela, hindi ako ang church namin sa Valenzuela. Pero pastor, taga-Valenzuela ka naman, baka pwedeng sumama ka. Ang dami ng sumukong atin, kailangan na lang na magbabible study sa kanila. Hello, are you with me? Tayo hong inasahan ng gobyerno, bakit alam nila na nasa church, nasa Bible, ang pinaka-effective way to change a life. Amen? And then, shame on us if we will not work and tell others about Jesus. Nasa iyo ang pag-asa para yung ibang tao mabagong buhay. Amen? Okay ho, so tatlo pa lang ho yan sa bakit dapat akong mag-share ng Bible, bakit dapat ako mag-share ng kaligtasan. Number one, ito'y utos ng Panginoong Jesus. Number two, ito'y paraan para maligtas ang tao patungo sa impyerno. And number three, ito ay ang magpapabago sa masasamang ugali ng tao pag siya ay naligtas. Amen po ba? I hope we learned something this morning.